Horacio Emparata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. On behalf of Bungo Elementary School, we would like to extend our thanks to Quiapo Church for donating the different supplies and materials to prevent COVID-19. So thank you very much po. Yung mga gustong maglingkod, dapat pala talaga pinagdadasalan ng mabuti. Hindi lang basta-basta volunteer ka lang ng volunteer. Hindi ka lang pwedeng basta ako ka lang ng ako. Kailangan pinag-isipan, pinagdasalan mo para ang desisyon na yan ay hindi mo lang desisyon, kundi desisyon ng Diyos o gusto ng Diyos na maging kabahagi ka sa gawain ng Diyos. Para sa aming munting paaralan. Malaking tulong po ito para sa aming mga mag-aaral, gayon din po sa aking mga kasamahang mga guro. Ito po ay alam namin na sa pagpapala ng Panginoon, kami ay inyong binayayaan sa pamamagitan po ng pamunuan sa Quiapo Church. Mabuhay po kayo sa mga gawain at pagpapala ng ating Panginoon. Kami po ay kaagapay ninyo at kasama niyo po kami sa inyong magandang mga adhikain. Muli po, ang taus-puso kong pasasalamat mula po sa pamunuan ng Percotela Elementary School, Percotela, Gapan City. Mula po sa aming cura paroko kay Father Franz, ang aming... Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan.
Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Sabay-sabay tayo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutiya sa libis ng bundok na nalupay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato at sa katinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito, ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas
ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel. At ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pangaapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao rooy palayasin, hanggang sa ibayo, sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader. Kung kaya napasok nitong dumaraan, pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluroray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pagsiglahin aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ahingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat
at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin na mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, "Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mainit na araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Medyo kakaiba ang ating panahon, no? Minsan kahit umuulan o kaya umulan, pero ramdam pa rin natin yung init, no? Pinagpapawisan pa rin tayo. Kaya sana sa mga panahong ito na kung saan ay binibigyan natin ng, no, magandang yung araw na ngayon, yung tinatawag natin sa simbahan na Season of Creation,
ay talagang pangalagaan natin ang ating kalikasan. Kasi tayo din naman ang higit na nahihirapan kapag patuloy nating sinisira ang kalikasan. Parang, kung babalikan natin, noong nakalipas na linggo, ang mensahe sa atin, narinig natin yung kwento, sabi doon, mayroon lalaki na may dalawang anak, inutusan yung panganay, magtrabaho ka sa aking ubasan. Sumagot ng hindi. Pero pagkalipas, ay sinunod ang kanyang ama. Yung bunso, pinagtrabaho sa ubasan, nagsabi ng yes, pero pagkaalis, hindi sinunod yung ama. So sa atin din, patuloy tayong tinatawagan na magtrabaho sa ubasan ng Panginoon. Magtrabaho para ayusin, hindi para sirain ang ubasan na inayos naman na ng Diyos. Ang mundo natin, perpekto. Ang mundo natin, maganda. Maganda nga ito nung wala tayo . Pero nung dumating tayo, tayo din naman ang sumisira. Tayo ang nagkakalat. Tayo ang nagpuputol ng mga puno. Tayo ang tumatabas ng mga kabundukan. Tapos, kapag may mga trahedya, sisi natin sa may-ari ng mundong ito. Kung hindi pa rin talaga tayo matitinag, matatauhan, mas matinding init pa ang mararamdaman natin. Baka hindi lang face shield, face mask ang kailangan natin isuot. Baka sa mga susunod na araw, susunod na taon, lahat tayo naka-astronaut na para maprotektahan lang ang ating mga balat. At hindi lang ganitong virus yung ating mararanasan, baka mas matindi pa. Pero kailan nga ba talaga tayo matututo? Kaya sa atin pong ebanghelyo, ito po ay nangyari na noon. At kung papakinggan natin, po pwedeng hindi na mangyari ngayon. So ito ay isang paalala, isang babala sa atin lahat. Naririnig natin yung talinghaga na binigay ni Kristo na mayroong ubasan, mayroong may-ari, mayroong mga kasama. Na mas maintindihan natin, na sinasabi dito sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, ipinaliwanag dito. Pakinggan niyo mabuti, ha? Sabi, yung ubasan, ito yung bayan, Israel. Ito yung lupain, ito yung bayan. Ito yung mga tao. At ang Panginoon, ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, yun yung mga puno ng ubas. At ang kanyang inihintay, ito'y gumawa ng mabuti. Ngunit, naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit, panay pang-aapi ang ginawa. Ulitin natin, no? Yung may-ari ng ubasan, yun ay ang Diyos. Yung kanyang mga kasama, no, na ipinagbilinan, na ipinaubaya yung ubasan, yun yung mga tao, yun yung mga pinuno, yun yung mga leader. Pero ano na nga ba nangyayari? Bakit ganun daw? Ngayon, sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sinasabi ni Kristo sa mga saserdote at matatanda ng bayan, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos. Aalisin na kayo. Ibibigay na ito sa mga bansang maglilingkod at mananatiling tapat sa Kanya. Aalisin na. Aalisin ka na. Bakit? Kasi naging gahaman ang tao.
Paano ba pag sinabing gahaman? Sakim. Ano ba ang, para mas maintindihan natin sa mga lingwahe natin, ano ba pag sinabing gahaman? Swapang. Sa mga, sa kalye, salitang kalye, mga dupang. Ano pa ba? Okay, para sa mga medyo sosyal, selfish. Mga sarili lang ang iniisip. Kasi napakabait nung may-ari ng ubasan. Inanda niya na lahat. Tapos, panahon ng pitasan, biruin mo, ang gusto lang naman, share. Part lang. Hindi niya kukunin yung buong pag-aari, hindi yung share lang, konti lang dun sa kita ng napitas. Pero yung mga pinagbilinan, yung mga piniling maging co-partner, ayaw. Kaya nga, pinatay, binato, pinahirapan yung mga ipinapadala ng totoong may-ari para kunin yung share. O, di ba? Napakagahaman ng pag-iisip ng mga pinagkatiwalaan. Pero yun mo yun, hindi inyo yan. Parang, di ba, pag kung titignan natin ito, hindi inyo ang ubasan. Kung hindi dahil sa akin, no, doon sa may-ari ng ubasan, kung hindi dahil sa akin, wala kayo. Pag titignan natin, sa umpisa naman talaga, wala sila eh. Wala silang pag-aari. Pero dahil sa kabutihang loob, sa pagiging generous nung may-ari, ipinagkatiwala ito sa kanila. Pamahalaan ninyo. Kayo na muna ang bahala dyan. Di ba? Ang bait. Pero, sabi ko nga, dahil sa pagkagahaman, ang tingin nila, no, ang isang taong gahaman, ang tingin sa mga taong dumarating sa kanya, ang tingin niya sa paligid niya, kakompetensya. Ang isang taong gahaman, ang tingin niya sa mga tao, kaagaw. Walang aagaw niyan. Unang-una, pakatandaan natin, hindi nga kanila yun eh. O ngayon, lagay natin sa konteksto natin ngayon. Kasi ito, nangyari na noon na ipinapaliwanag ni Jesus. Inalis na yung mga leader, yung mga inatasan sa pamamagitan ng talinghagang ito. Kaya nga, di ba yung sa history, totoo po nangyari, ang bansang Israel, di ba, nasakop ng kung sino-sino. Yung bansang Israel mismo. Pero maganda ilagay natin sa konteksto natin ngayon. Lahat ng mayroon tayo, lahat ng pinahalagahan natin, lahat ng ipinundar natin, hindi atin yan. Maliwanag po ba? Pumalakpak nga po kung maliwanag sa inyo yung sinasabi ko. Ano nangyari? Bakit? Kasi marami tayo, no, dahil sa pandemyang ito, maraming kumpanya bumabagsak. Marami na nagsara. Marami sa atin, talagang labis yung kalungkutan at nakikidalamhati tayo sa mga naapektuhan dahil nagbumagsak, nagsara, hindi na kayang magpatuloy ng mga kumpanya. Mga sikat na tao, dati kala mo talagang matayog, milyon-milyon ang kinikita, pero ngayon wala rin. Eh di ba, bigay sa kanila ng Diyos yun? Naintindihan niyo po? Bigay yan ng Diyos.
Marami nga sa atin eh. Hiningi ninyo yan sa Diyos. Hiningi ninyo sa Poong Nazareno ang trabaho ninyo, asawa ninyo, kabuhayan ninyo. Hiningi nyo yan, niluhod nyo yan dito sa harap ng Nazareno. Lord, sige na. Bigyan mo ako ng trabaho, Lord. Makapasa sana ako sa board. Ibinigay, ipinagkatiwala ng Diyos. O, sige, sa inyo na muna yan, ha? O, nung binigay na, di ba? Ang gusto lang naman ng Diyos, share. Konti lang. Yung para bang sa lingwahe natin, mas maintindihan nyo. Magbigay ka lang ng pasasalamat, magbalik ka lang ng dala yung pasasalamat, 10%, ikapo, thanksgiving, donation, magbigay ka lang. Ano nangyari? Nakalimot. Ba't ako magbibigay? Akin lang to. Okay, ngayon, nawala tuloy. Pwedeng hindi pa naman talaga nawawala, no? Kaya nga, sabi ko nga, ibinibigay ito para paalalahanan tayo. Itong pandemyang ito, panggising ito sa atin. Bakit? Kasi yung mga trabaho, yung career, yung business na binigay ng Diyos, mas naging priority natin kesa yung magbigay tayo ng konting panahon sa Diyos. Tapos pag sinasabihan kayo, magsimba kayo, magbalik kayo sa simbahan, wala akong panahon dyan, busy ako. Ah, ganun ba? Sige, tanggalin muna natin yan, ha? Ah, ngayon po, no, pag mapansin nyo, pag bumabiyahe po kami para magdala ng mga donasyon sa iba-ibang lugar, normally, di ba, sa NLEX, sa SLEX, nag-stop over tayo sa mga gas station. Kasi 24/7 bukas ang mga restaurants yan. Kaya yung mga tao, kahit sa mall eh, di ba? Yung mga tao, wala nang oras para magsimba. Eh pag nagsisimba kasi, ang tawag natin dyan, pasasalamat, thanksgiving. Kaya tayo magsisimba kasi gusto natin ibigay yung pasasalamat natin sa lahat ng biyaya. Pero dahil, Lunes hanggang Linggo, nagtatrabaho po kami. Bukas ang restaurant, bukas ang mga kainan. Okay, ngayon, pag inaabot kami ng gabi sa pagdadala ng donasyon, 8 o'clock, 9 o'clock, gusto naming magkumain, sarado na. Naisip ko, pwede rin palang magsara para mas magkaroon kayo ng oras sa pamilya ninyo, magkaroon kayo ng oras sa sarili ninyo, lalo tigit, magkaroon ng oras sa Diyos. Hindi pa ba tayo natatauhan? Hanggang kailan ba tayo magbibingi-bingihan, magbubulag-bulagan sa realidad na itinuturo sa atin ngayon? Magmamatigas din ba tayo katulad ng mga tauhan dito sa ating ebanghelyo o ngayon pa lang ay pwede na tayong magsabi, Lord, okay na po, natuto na po ako. Mawala lang ang pandemyang ito, mawala lang ang virus na ito. Talaga, Lord, babalik ako sa iyo. Kaya hindi lang tayo nandito kasi wala na tayong ibang mapuntahan. Kasi wala na nga tayong trabaho. Hindi, pupunta tayo, may virus o wala, kasi maraming biyaya na binigay ang Diyos. Huwag na nating hintayin na lubusan na sabihan sa atin na hindi na sa inyo yan. Bibigay ko na sa iba yan. Trabaho mo, pangalagaan mo, ingatan mo, ipagpasalamat mo sa Diyos, may trabaho ka, kumikita ka. Ipagpasalamat mo kahit na nabawasan ng oras ang trabaho ninyo sa kumpanya kasi nagsusumikap yung kumpanya na makaraos. Huwag puro reklamo. At matuwa ka din, yung mga kasama mo, mayroon. Huwag kang gahaman. Kasi ang Diyos, napakabait eh. Napaka-generous.
Yan sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, mga kapatid, no, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig. Baka sa inyo po, no, na medyo matindi yung nararamdaman dahil pakiramdam ninyo malaki yung nawala sa iyo. Isipin mo lang sa konteksto natin, no? Isipin mo na ba, baka ginigising ka lang ng Diyos at sinasabing, hindi naman sa'yo yung nawala, di ba? Hindi naman sa'yo. Huwag mong angkinin, hindi sa'yo yan. At hindi ka dapat maghimotok kasi hindi iyo yan. Pero pwede naman natin pakuusapan ang Diyos. No, sige na, baka pwedeng pagtiwalaan mo ako ulit ngayon. Pagtiwalaan mo ako ulit, ibalik mo ulit sa akin. Babawi kami, no? Lord, babawi kami. Aayusin na namin ngayon. Hindi na kami magiging makasarili. Hindi na namin kakalimutan na lahat ng mayroon kami galing sa iyo. At kailangan lang maibalik sa iyo. Binabahagi lang ng Diyos yung grasya sa atin. Ngayon kung mas magiging gahaman tayo, lalong mawawala. Ay. Okay pa tayo? Okay? Napakabait po ng Diyos. Hindi naman natin deserve talaga ang mga biyaya na mayroon tayo ngayon. Pero sadyang napakalaki ng tiwala na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang sarap po sa pakiramdam kapag alam mong mayroong nagtitiwala sa iyo. Lalo pa sa panahon ngayon, gusto ng marami na magkaroon ng panibagong pagkakataon at naghahanap ng mga taong magtitiwala sa atin. Panghawakan natin ang Diyos, hindi mawawala ng tiwala sa taong nagtitiwala sa Kanya. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, samatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yamao. Nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pinagkalooban tayo ng Diyos Ama ng mga biyaya upang pagyamanin at ibahagi sa ating kapwa, lalo na sa naghihikahos sa buhay. Parangalan natin siya sa pamagitan ng tapat na paglilingkod at panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maunawaan nawa ng bawat namumuno sa simbahan na sila ang pangunahing ehemplo sa ubasan ng Panginoon. Kaya't kailangang manatiling tapat sila sa Diyos at sa bayan nang sa gayoy makapaglingkod sila ng may kabutihan at karunungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan kami ng lakas sa aming kahinaan sa kabila ng suliranin at tiisin. Naway palakasin ang aming kalooban. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masigasig nawa ang pinuno ng iba't ibang bansa sa paglungsad ng iba't ibang programang pangkapayapaan na nagtataguyod ng karapatan ng mga api at mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, naway mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang lubdain, tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumba sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Malayo man ang tao sa lupa, sakupin man niya ang buwan, ikutin man ang kalangitan, ang Diyos din ang dinadatnan. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Paalala, para po sa mga kumukuha ng tracing, contact tracing at sa mga ballpen po, ipakibalik na lang po sa at ihulog sa may box na malapit sa pintuan na inyong lalabasan. At pagkatapos po ng banal na misa, ang lahat po ay manatili sa kanilang upuan at manatili sa inyong lugar dahil babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. At mangyari po lamang na maupo muna ang nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Gaya po ng narinig nyo sa announcement, makasakali, marami po ngayon na mga bagong nagbabalik dito sa simbahan ng Quiapo. So yung paraan po natin ng pagbabasbas ay hindi na kayo aalis sa pwesto ninyo. Kami, mga lay minister, ang lalapit, pupunta sa inyo para magwisik o magbasbas ng banal na tubig. Kapag kayo po ay nagunahan na dumumog no, doon sa may hawak ng banal na tubig, ititigil po yung pagbabasbas. Kasi pag nagdumog kayo, nagdidikit-dikit kayo. Malinaw po ba? So steady lang kayo kung saan kayo nakatayo, ang mga ministers ang lalapit para basbasan kayo. Sa loob at sa labas ng simbahan, ganyan po ang nagiging proseso natin. At pangalawa po, ang aming patuloy na pagpapasalamat sa lahat po ng mga tumutulong, nagbibigay ng donasyon, nagpapadala ng kanilang mga tulong para po sa programa ng ating simbahan. Maraming maraming salamat po. At siyempre yung iba po sa inyo medyo mayroong nakakainis na karanasan bago po kayo nakapasok ng simbahan. Meron lang po tayong mga ilang mga safety measures, protocols na ipinapatupad. Kung dati, kung saan-saan lang tayo pwede pumasok dahil nga meron tayong pinaiiral na physical distancing, katulong at katuwang ang mga kapulisan sa Plaza Miranda, meron lamang tayong isang main entrance dyan po sa Villalobos. Kaya kinakailangan nyo lang po na pumila para sa mga gustong makapasok sa loob ng simbahan. So susundin nyo lang po. Mahirap po kasi kung maiinis kayo no, dahil lang para bang pinahihirapan kayo kasi malayo iikutin ninyo. No, kung nandito na kayo sa kabila, eh, paigutin pa kayo. Eh, medyo kailangan lang natin pagtiisan ito. Konting adjustment lang. Pag nasanay naman na tayo kung saan lang tayo dapat pumasok, sa susunod na linggo, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Hindi na ito magiging inconvenience sa inyo. So, konting pasensya po. At huwag po kayong magalit sa mga volunteers natin, mga ihos at mga kapulisan natin dito. Tumutulong lang po sila. Kaya nga yung ating panawagan, no? Sana naman IATF, sana pakinggan nyo naman, no? Dagdagan nyo naman po yung seating capacity na inaallow ninyo. Tinaas nyo na yung sa mga restaurant, no? Dinagdagan nyo na yung iba 30, yung iba 70%. Baka naman pwede, no? Sa dito sa simbahan namin o sana dagdagan nyo naman yung 10% para medyo umikli yung pila ng mga taong naghihintay makapasok lang sa loob ng simbahan. We keep our physical distancing at wala pong social gathering kasi hindi naman po nag-uusap-usap sa loob ng simbahan. Naka-face mask na, naka-face shield pa. So sinusunod naman namin. So nananawagan kami ulit no, sa IATF. No, pakidagdagan naman po at sana sa ngalan ng Poong Nazareno,
pakinggan niyo po ang aming pakiusap. Alang-alang sa mga tao, no, lalo tigit yung mga nasa labas, mga nahihirapan ngayon, no? So, para makapasok naman sila. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman, lalo tigid ang mga biktima ng COVID-19. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat.